magsalita yung NMC. So, by the way, makapusigin to ng National Housing Authority. Ano po, nagpatawag po kami ng community assembly meeting para sa South Long Hall project. Ano po, so, sinabi naman po ba yun sa inyo? O pumunta na kayo dito? Talam nyo naman kung para sa itong meeting natin. Tungkol daw sa Rines. Yun nga po ang ano namin, sadya po dito. Yung tungkol po sa Rines, which is yung South Long Hall project po na naplano po ng atin pamahalaan na pag-rehabilitate at pag-modernize po ng ating railway system po. Ano? So, kami po sa NHA, kami po ay naatasan po. Ang part po namin dito sa proyekto is, una is, sa social preparation po. Ano, para po sa batong social preparation po, ito po ay para yung mga tao po maapektuhan po sa RILES is well informed. Ano po, so kaya kami nagpapatawag ng meeting para ma-inform po kayo kung ano po ba yung mga mangyari ng activity po dyan in connection po sa South Long Hall. Ano po? At syempre, prepare na rin po kayo sa mangyayari sa proyekto nito. So kasama po dyan, pa rin sa aming trabaho is yung pagsagawa ng tagline census operation, which is ipapaliwanag po ni na Ma'am Pe at ni Ma'am Bidya yung mangyayari ng proseso. Ano po? Kasi anytime, siguro po mga first week ng April, bababaan na po kami ano po, sa Carides para mag-tagging census. So, which is kung para saan sa itong tagging census? Ito po ay para sa pangungulekta namin ng datos para malaman namin kung sino po ba o ano po ba yung sino-sino yung mga maapektuhan po ng proyekto ng South Long Hall Project, Kirenar South Long Hall. Ano po? So, at ito rin yung pagbabasya namin sa aming itatayo kong pabahay. Ano po? Yung paglilipatan naman kung ito ay tapos na. Ano po? So, sa NHA po, makasak po kayo na bago kayo po makalisin po dyan sa Rines ay mayroon po kayong maayos. Ano po? Ang affordable na housing o pabahay na paglilipatan. Ano po? So, yung po yung sa amin sa NHA. Sa araw po ito ay kasama natin ang from Presidential Commission on Urban Poor. Ano po? So, simula na tayo. Ayan, pero so, bago ako tuloy ay gusto ko pong pasalamatan po yung pamalang barangay po ng Anos at ng Malinta. So, so, at sa taga Manita naman po, thank you po sa pagpunta rito sa barangay Anos ano para pinag-isa lang kasi namin yung ano yung lugar para hindi naman kasi mas malayo ba ano sa Batong Malakay sa ano. Kahit dito na lang. Ayan, so bago ko ibigay simulan ang presentation po. Dapat po talaga unang magsasalitize yung Piyata South Long Hall at Philippine National Railway para ibigyan kayo ng overview ng proyekto ng South Long Hall. Ano po, pero ngayon, kami po muna mauna. So, i-discuss po ni Ma'am Pe kung ano po ba yung tagging census na isasagawa po ng NHA. Ano po? Ito, ma'am? Magandang kapanuho sa inyong lahat. Natutuwa po kami na makarating sa inyong lugar for the first time. Ako po si Maria Pepisebre. Ako po yung project coordinator pagdating po sa pagkapandak ng tagging in census. At ngayon po, hindi ako ngayon ang kapaliwanag, hindi ang kasama ko po si Mr. Capuz na siya magsusupervise sa field. May apat po kami teams na magkapandak nito at siya po yung magsusupervise sa kanilang apat na teams. So, let's welcome, Mr.
Hello! Hi! Hi. Magandang hapon po sa ating lahat. Maganda pa kayo sa hapon. Sa mga residente na nakapira po dyan sa My Village. Ano po? Dahil wala pa si... Wala pa po. Katulad yung sinabi ni... Sinabi na kami kasama kag NHA, dapat po, PNN mo na ang ipapaliwanag sa inyo para malaman po natin ang project na South Belfort Project. Since kami ang nakapit po kayo, kami po na sa paliwanag na kami bakay dyan sa Jerusalem. Ako. Ako po si Lydia Cruz. Ako po ang nagsusupervise ng apat na team on the ground. Hindi kayo po sa dami ng kapitanong pamilya ng Aqua Tagging and Census Operation. Dyan po sa nasasakupan ng real estate trade. Doon sa may PNR property. Ito po ay South Long Hall Project. Ang proponent natin ay ang PNR. At ang DOTR po. Ang layunin ng tagging and census operation ay upang malaman ang total number of structures kabahayan na nakatayo dyan sa may National Trail. Pangalawang layunin ng aming tagging upang malaman din ang total number of pamilya, families na nakatira dyan sa mga kabahayan dyan sa may Riles ng Trail. Ang pangatlong layunin ng aming tagging ng census ay para makakuha ng information sa inyo sa inyong ekonomiya, the socio-economic profile, estados ng pamilihan nyo dyan sa may release ng trend. Para may isagawa o may isang katuparan, ang tatlong layunin nito, kami po, ang aming grupo ay magkakandak ng actual house-to-house ng tagging and census operation. Aming assurance, sino po ang may mga sticker na sa inyong kabahayan na tinabit na po ng China Railways? Okay. Ito, sticker na kinabit ng ating mga kasamahan. Yung sticker na yan ay palatandaan. Yan po ay kasihan namin, yung grupo namin. Grupo ng NHA Service Provider. Magsakanta kasi kami ng tagging. Yan po ay kasihan namin na boundary line. Ibig sabihin, pag nakakita ng sticker, yun po ay mapintago ng ating project na South Long Hall Project ng PNR-DOTR. Napapansin niyo po siguro, hindi lahat po ay nakabitan ng sticker. Pero pag nakabitan na sa kauna, alignment po yan at kasama na po yun. So, dyan po magsisimula ang aming tagging. Ang unang grupo lang pupunta sa inyo, ano po kanina, apat na team, dalawang team, may pupunta sa inyong bahay na maglalagay ng tag or inumero ng mga kabahayan ninyo. Tagging, itawagin natin yun. Lahat ng kabahayan, struktura, sabi ko nga kanina na nakatayo dyan, na apektado na itong project na to ay lalagyan namin na numero na may tag cards. Diba? Kung isang daang struktura yan, syempre magsisimula kami sa 1 hanggang matapos. Wala po kami lalagtawan. Syempre po, pagbaba namin po yan, SOP talaga, may magpapaalam kami sa ating dumihin mayor, and then sa barangay. Syempre, di ba? Alam talaga. Para mag-request naman kami kay Kapitan na guide. Pwede, kung sino may papadala niya na kasama namin, pwede yung tamit po, pwede yung barangay official, o pwede yung group leader. Depende po sa kanila. Sa pagtatagging namin, ang tatagging ng tagger ay pwede residential. Ang residential po ay tinitirhan. Pwede naman po non-residential, hindi tinitirhan. Yung non-residential, example po. Tindahan. Industrial, commercial, tindahan.
institutional, industrial, pwedeng factory ng belt, gawa ng sapatos, textile, basta ano, ay small factory, or basta nakatayo dyan ng permanente. Ito po. Pwede naman institutional. Ang institutional ay pwedeng barangay outpost, pwedeng barangay hall, pwedeng clinic, daycare. Yan ang mga institutional. Kailangan din namin lahat ng mga numero po yan. Ano po? Kung may yung iba pang non-residential, pwede naman yung pigpen. Baka may mga poultry dyan, pigpen. Pulungan ng baboy. Basta nakahiwalay sa bahay at permanente na nakatayo siya. Hindi po yung nakatanggal. Lalagyan din namin ang numero. Ano po? Pwede naman garage na nakahiwalay. Pwede yung boardroom na nakahiwalay sa bahay po ninyo. Pwede organization siya. Basta nakahiwalay sa bahay po ninyo, lalagyan namin ng numero. So, yan po ay tagging. Kasama ng cover namin ay mapper, mapping. Iba mapa kung saan ang lokasyon ng iyong mga istruktura. As is, where is. Through our digital na po kami, ay paggamit namin ay tablet. Ano po? Hindi katulad dati, ang ginagamit namin po ay paper and pen. Ngayon po ay laptop na po tayo. Tablet na po. Kapalagay po ng numero at ng mga pangalan sa kakayan, na residential man o ng residential, ang house listers ay pupunta uli sa inyong bahay. So, bali, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, ang staff na pupunta ng grupo namin sa inyo. Ang household listers ay maglilista ng mga pangalan, ng mga maganda katira dyan. Ang ililista po ay pwedeng siya may-ari ng bahay, pwedeng renter, pwedeng sharer, pwedeng caretaker, pwedeng mortgagee, yung siyempre minsan sinasanda natin ang mga sapatos. Kung nakatira po yung pinagsandaan, ay ililista din ang pangalan. Basta po may pamilya. Pamilya po. Pamilya po ang kinukuhan sa bisyo po. Pag natapos na nailista ang mga pamilya, ayun po yung pangalawang layunin. Kaya kanina, una, istruktura, napaging. Pangalawang layunin, mga nailista ang mga pangalan, pamilya. Okay. Kasabay din doon ng nililista ng household lister namin ay ayun pinorial status. Ang sabi ko nga kanina, pwede ikaw ay may-ari ng bahay, pwede yung pinatira mo si renter, pwede yung pinatira mo yung sharer, rent occupant yung hindi nagbabayad. Diba? O, pag-isama, ano mo naman household lister. Pagkatapos po ng house listing, nailista na po lahat. Ito po ang pupunta ulit sa bahay ninyo. Ito po ay enumerator. Interviewer. Ma'am, sir, naririnig mo po? Okay po. Ang interviewer ay i-interviewin yung nailista doon basta may pamilya. Okay. Pagka punta namin dyan, ay hindi po kami sa inyo ng 100% kooperasyon. Opo. Ang kooperasyon na babagitin ko po ay sana po maglanda po kayo ng dokumento. Valid documents na mayroon kayong nakalagay doon complete name, date of birth, at saka address. Halin po sa mga dokumentong ipre-prepare ninyo. Pwedeng makikita ni nanay, monthly. Makakakita ni kuya, ate, monthly. So ngayon pa lang po ay pakita nyo na lang po ang mga kita ng bawat isa kasi napaka-importante po yon para sa inyong ibibigay ng NHA, ng Ipa-Mirika Award ng NHA Housing Assistance. Ano po? So, pag nakuha na si info at trabaho, saan nagtatrabaho at magkano sweldo? Ang pakiusap lang po namin, yung sweldo po ay dapat example. Ano po? Kasi yan po ay pagpaplano ng ating housing.
Mayroon pang tanong po na tanong na napaka-importante rin. Skills, tinatawag na kakayanan ng bawat isang pamilya. Example ko po ay, marami dito siguro ay farmer. Marami ba? May mga farmers ba dito? Wala po. Example, farmer. Practice lang po. Ang kakayanan ng farmers ay farming. Kung ikaw ay teacher, teaching. Ikaw, Mrs. Ikaw, ma'am, ano po ang kakayanan mo? Special skills mo? Lantika. Nasa country siya. So, selling, vending. Ako po po sa nandukay sa country. Ano pa ang gusto nyo natutunan na skill sa kakayanan? Pagtanim, planting, gardening. Ganun po ang mga tanong doon. Bakit natin tinatanong yan, yung kakayanan? Kasi po, sa paglipat ko ninyo sa pabahay ng INEP, ay titingnan natin, kasi may live program ng INEP, anong programa, anong training, anong seminar ang ibababa doon sa inyo para makapagdagdag kita po. Kaya napaka-importante po yung skills. At saka po yung iba, kaya tinatanong yung skills, yung present skills, baka marunong siya ng sa carpentry, o kaya yung mason, o ano po. Kasi po, pagdating niyo sa resettlement site at magtatayo na ng housing o kaya magre-repair na, mismo sa inyong manggagaling yung ating mga workers. Kaya napaka-importante po yung skill. Pagkatapos po yun, meron pa isang tanong doon. Sa mga tao din kung kukuha ng worker, sa mga tao din sa rin kukuha ng worker. Savings, anong business, anong negosyo ang gusto nyo? Ganun lang po yun. May sekre, gusto nyo magkain ng store, sari-sari store, bakery, restaurant. Gusto nyo magkain ng beauty shop, water shop. Nasa inyo po yun. Kaya sinishare ko na po sa inyo para yan yung mga importante tanong para sa economic condition sa inyo. Yung kinalagyan ko. Okay. Ayan si Mama. Pag natapos na po yun, ito na po yung gagawa na kami ng draft master list. Yung draft master list, yung po ay galing sa mga sumagot sa inyo, patungko sa kanilang complete name. Kaya po hindi niya 100% population yung complete name. Yung po ay makikita nyo sa draft master list. Complete name, pangalan, middle name, and family name. Sa babae naman nakasal, ang kukunin po namin ay pangalan niya yung dalaga. Pagka-dalaga. So, first name, middle name, ng ibig sabihin ng apelido ng nanay niya, ng dalaga. Tapos family name ng babae, apelido niya sa tatay niya, ng dalaga. So, pakisabi na lang po din doon sa iba na kailangan po namin. Pag may draft master list na po kami, yan po ay ibibigay natin sa NHL Regional Office para i-coordinate sa ating municipio at sa barangay. Barangay para ipasket yung draft master list sa barangay or sa ating lugar na nabuhay at lagi mo. May ansa naman dito. Baka na ganun na tayo. May ansa. Diba po ito? Anos to eh. Anos? Ano po ay? Ngayon, kung may mga mali,
pumunta kayo doon, pakidala ang Xerox copy ng dokumento kung ano yung babaguhin ninyo sa mga pangalan at date of birth. Ano po? Kaya namin hinihingi po yan ay para sa pre-qualification ng inyong mga pangalan. Para sa NHA Housing Assistance. Yan po ay may prekwa, baka kayo ay may kapangalan. Kaya hindi namin umidiling at saka date of birth. Okay? Pag natapos na po yan, gagawa na po tayo ng final master list. Galing sa draft master list. Pag may final master list na, ay ito na po ay ibibigay natin o pupuray natin ang kopya sa ating NHA Regional Office at sa LIAC. Ang LIAC ay sa munisipyo yun, ang mga member dyan ay mga ibang mga kasama namin at kasama rin ang mga barangay. Ano po? Yung final master list po ay yung po ay pasiraan na LIAC. Housing doon pala yun. Through beneficiary selection, arbitration, and a large committee. Ano po? Ang liyang po, ang ating chairman, ay ang ating deputy mayor. At ang chairman ng isa ka, beneficiary selection, arbitration, and a large committee ay NJ. Kasi po, ang NJ ang magpuprovide ng pabahay po kanila. Okay po. Ali lang na po. Opo. Okay. Final master list na gagawa na ng listahan ang ating energy para sa final list. Base po sa ginawa namin sa ito na may master list. So, pag nakagawa na sila ng final master list, yan na ang ating malalaman ang qualify families to be relocated sa energy relocation assistance. So, napakita po ng anong gagawin tagging and census sa inyong lugar. Okay po, maliwanag na. So, kung okay na po, ay yan po nagtatakos ang ating discussion.